nga ba matatagpuan ang Boost Bulacan? Pero bago ang lahat, syempre sa Boost Bulacan mo lang makikita ang Minasa Festival. So tara na, manood tayo ng Minasa Festival. Ang buwan ng Enero ay espesyal sa bayan ng Bustos sapagkat dito ay pinagdiriwang ang Minasa Festival. Sa kapistahan na ito, itinatampok ang natatanging produkto ng bayan, ang Minasa. Sa kapistahan din ito, ipinamamalas ng mga kabataan ang kanilang talento sa pag-indak na nagsisilbing sayaw sa laysay ng bayan. Noon ang bayan ng Bustos ay bahagi pa ng Bustos. Naging isang noon, ang bayan ng Bustos ay bahagi pa ng Baliwag. Naging isang hiwalay na bayan ang Bustos matapos ang isang suliranin na kung saan may mga kababaihan kasama ang mga anak nilang mga sanggol ang nalunod noong sila ay tumawid sa ilog upang makarating sa simbahan. Matapos ang kalunos-lunos na nangyari, ginusto ng mga taong bayan ng Bustos na magtayo ng sariling parokya, isang tanda na paghiwalay ng isang lugar upang maging hiwalay na bayan. Ang Santo Niño ang nagsilbing patron ng bayan bilang alaala sa mga sanggol na nasawi noong naganap ang trahedyang iyon. Ang Minasa ay isang uri ng galyeta na may sangkap ng harina ng kasaba, gata, pula ng itlog at mantikilya. May ahambing ito sa uraro ng Pampanga at Puto Seco, ngunit may taglay din itong kakaibang lasa na wala sa ibang galyeta. Natatangi ang Minasa dahil sa iba't iba nitong ukit. Ang pagkain na ito ay may taguring merienda ng mayayaman kahapon. Ayon sa kwento, noong panahon ng mga Kastila, naging mga mayayaman lamang ang nakakakain ng Minasa, isang status symbol na maituturing sapagkat ang mga kagamitan sa pagyari ng Minasa ay espesyal. Sa isang kahoy nakaukit ang mga disenyo na kung saan hinuhulma ang lulutuing galyeta. Sa kasalukuyan na natili ang Minasa bilang isa sa mga kalutong yaman ng Bustos. Kung dati ay sa hapag lamang ng mayayaman ito hinahanda, ngayon ay mabibili na ito sa maraming tindahan sa bayan. Sikat ang Minasa sapagkat ito ay inaangkat pa sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Ayon din sa pahayag na mababasa sa mga diaryo, maraming OFWs na lula ng Bustos ay bultuhang bumibili ng Minasa kapag sila ay babalik na sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Sa kasikatan ng produkto Minasa, naging posibilidad ang magkaroon ng kapistahan para dito. Isang linggong pagdiriwang ang isinasagawa sa bayang ito bilang pagbibigay halaga sa tinapay na karaniwang inihahanda ng mayayaman mula noong kalagitnaan ng 1800s. Ito ay tinatawag na Minasa Festival 2011 na sinimulan sa pamamagitan ng isang audio-video presentation noong Sabado, Enero 15 at matatapos ng Enero 22. Ang isang linggong pagdiriwang ay tinampukan naman ng iba't ibang gawain tulad ng pagtatanghal ng mga natatanging litrato at painting, kongreso ng kabataan, Paralympics, gabi-gabing kulturang presentasyon, bike run, street dancing at iba pa. Layunin ng festival ang promosyon ng Minasa at maipakita ang patuloy na kaunlaran ng bayang ito na matatagpuan sa kalagitnaan ng Bulacan. Sa sabay, ito sa
ano ba gusto mong masagasa anak mo?